dito sa kaso ni Neyman Tag. Pag-usapan lang natin ng kapiraso. Itong mga nakarang araw, di ba, meron nagsalita ho yung NCRPO. Hinahamon niya si Zulweta na kesyo. Kayain mo si Bantag. Nabalit. Kayain mo si Bantag. Si Bantag napunta sa DOJ para magpain ng kanyang pilakit. Mga ganun-ganun. May discarding ganun yung NCRPO natin. Pinapalitaw siya, pinapaharap siya. Eh, ang sagot naman po ng abogado ni Zulweta, sandali ho, wala naman ho siyang subpoena o warrant para ho humarap sa DOJ si Zulweta. Alam mo, nakakalungkot. Marami sa mga kaso sa atin sa Pilipinas na di-dismiss because of technicality dahil merong mga ilang pulis na hindi alam ang protocol o hindi alam ang mga sistemang nangyayari kung paano dapat, kung kailan dapat. In other words, technicality. Marami ho tayong kapulisang ganun na sumasablay ho sa technicality. Kasi ho, sa husgado, pag medyo sablay ang technicality, medyo nadi-dismiss ang kaso. Yun ho ang problema. Eh dito, sabi ko nga, no wonder, minsan yung mga pulis na nasa mababa, yung mga PO1 pa lang, yung mga nagsisimula pa lang, eh sumasablay sa technicality. Eh kasi, ultimong NCRPO chip natin, medyo sablay ng konti. Pinaparap niya ang isang tao na wala pa namang kaso. Pagsampa ng affidavit, remember, yung kaso ni Zulweta, eh nandun din yun pareho ho nung kay Bantag. Eh since humihingi ng inhibition o a motion to inhibit ang panig ni Bantag, so ganun din po ang ginagawa ni Zulweta. At nagaantay pa po ng desisyon ng DOJ kung kakatigan ito o hindi. Kasi pag hindi ho ito pinanigan ng DOJ, sinabi ng DOJ, hindi, sa amin talaga yung kaso na yan. Tsaka iaakit ngayon yan sa ibang huhuman, di ba? Hanggang umabot yan sa Supreme Court. Ipaglalaban nila ng kampo nila Bantag, na ilipat, di ba? Ganun ho yung kaso ni Zulweta. In other words, wala pong dahilan para humarap sa Zulweta sa DOJ. Alam ko gagawin niya dun? Eh ayun na nga, nagsubmit na nga. Di ba? Wala hong nag-aantay pa po ang kampo ni Bantag at ni Zulweta para po kung kailan sila susunod yung susunod na hakbang. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan dito sa NCRPO chip natin. Mukhang ma-okay pa naman noong una yan, matapang. Pero ngayon, pinasisipot niya. Sabi ko, sisipot saan? Magmumol sila? Magbili sila sa baklaran? Ano? Bakit sila sisipot doon? NCRPO chip. Sa totoo lang, hindi ko alam. Kahit ibang mga abogadong pinanunood ko na nagko-komento tungkol doon, walang dahilan para pumunta si Zulweta sa DOJ. Di ba? Eh, it's kind of weird that this issue ng Bantag at ni Zulweta ay talagang napolitika na ng husto. Ultimong mga kapulisan natin namumulitika. Diba? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sumulat po ang, ito yung pinaka-update, sumulat po si ang law office o ang itong mga kampo ni Bantag at sinasabi nilang humihingi sila noong hingay mo naman. Huwag na kayo kung ayaw nyo. Pinipilit pa kayo eh. Kung ayaw sumakay, huwag na. Pinipilit pa. Ayan o. Meron kasing nilabas ang NBI noon. NBI, PNP, DOJ noon, ng list of the 160 person of interest. Naalala nyo noong una, 160 person of interest ang iniimbestigahan ng NBI at DOJ. Hinihingi ang kopya kasi karapatan po yun ng mga naakusa. O sino ba itong 160 person na interest na ito? At bakit kami lang?
ang katangi-tanging inano idinimanda. So hinihingi ngayon yung 160 persons of interest sa listahan. Pangalawa na hinihingi ay yung closed circuit television footage o yung CCTV. Mantakin mo. Ang kaso ni Bantag, yung kinakaso yung kinukomplain sa kanya, ay tungkol sa pagkapatay ni Percy Lapid. At ang isang matinding ebidensya doon nila, di umano daw, etong gunman, itinuturo yung middleman na sinabi daw nung middleman na keso puto sa taas, which is understandable daw na si Bantag yun. So, pagdating mo sa kaso, yung bigat nung Michael Agustin, maraming salamat po, yung bigat ng itong witness, yung nagsalita, eh napaka-importante. At yung nagsalita, yung nag-witness itong gunman, di umano. Kaya siya umamin, it's because of the CCTV. Diba? So, ibig sabihin po, napaka-importante nung CCTV na yon sa bigat ng kaso ni Bantag. Siyempre, karapatan po nung naakusa, nakunin ho yung CCTV. Pero hindi po eh. Ayaw pong ibigay yung CCTV. Ha? Ang tagal ng pinapalo, panay sila pamidya, media sila ng media, inaakusa si Bantag, pero hindi naman po binibigay yung mga ebidensya nila. Kasi kailangan po ibigay yun para makasagot sila ng tama. Kasi parang ang dating nito, nag-akusa ka, may ebidensya ka na ito si Bantag ang may kasalanan, it's because of the gunman, ayun na lang pinaka-witness nila, yung gunman na lang ha. Tapos, hindi mo pa ibibigay yung CCTV. Importante yun. Paano sila makakasagot? That's not nice. Yayariin kayo ni Kabutas dyan. Tapo tayo ngayon sa, sa Mabuhay Lounge. Papunta ho tayo yung Japan. Kaya, alam mo, mga kababayan, ito, kaya ako lang diniscuss ito kasi ho, okay na sana eh. Alam mo, okay na sana yung, sige, Pasko naman ngayon, tsaka na muna pag-usapan yan. Pero maya't maya eh.